Magandang araw sa inyo at welcome sa aming video. Ako nga pala ay mula sa Golden Detector Company dito po sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. So ating re-reviewin ngayon ang Gold Stinger X5 na metal detector. So ito nga po pala ay ginagamit pang treasure hunting din. So pwede po siya pang treasure hunting. So ito pong Gold Stinger X5, meron po siyang mode na all metal kung saan ito po ay mag-detect ng kahit anong metallic object. At meron din itong discrimination mode. So doon po sa discrimination mode niya, malalaman mo kung ginto or ferrous or non-ferrous metal yung kanyang nade-detect. And then meron din po itong gap detection or space detection sa ilalim ng lupa. So malalaman mo kung merong tunnel or merong kuweba sa ilalim ng lupa. At meron din itong pinpointer. So ito nga pala yung mga parts and accessories niya. So ganito siya pag binubuo. So nadi-disassemble naman siya. So ito yung kanyang shaft na baniklian, yung malaking coil niya. May included din po ito na maliit na coil. Ito yung kanyang user manual in English. So madali na naman siyang gamitin. Yung wear ng kanyang headphone, pati yung bolt and nuts. Ito po yung headphone at yung charger niya. So meron din po ito included na bag. Ngayon, nandito tayo sa discrimination mode ng Gold Stinger X5. So kung makikita nyo sa screen, meron siyang gold, ferrous at non-ferrous metal. So, meron tayo dito sample, gold bracelet. So, kung makikita nyo, gold ang kanyang nade-detect. At meron tayo dito ng iron or normal na bakal. So, kung makikita nyo, ferrous metal ang kanyang nade-detect. Then, meron tayo ditong coin. So, kung makikita nyo, non-ferrous metal ang kanyang nade-detect. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pinpointer mode ng Gold Stinger X5. So, press mo lang itong button na to. At nandito ka na sa pinpointer na mode. So, ngayon, hold mo lang itong start para ma-access mo yung pinpointer mode. So, ito, may gold bracelet tayo. Test natin. So, ganyan siya. So, ginagamit yan para ma-pinpoint mo ang target mismo. So, ngayon naman, i-release mo lang ito at pwede ka nang gumamit nitong may numeric number. Kumbaga, ito'y by target ID number yung detection naman niya. Then, pwede mong i-set itong mga filter na to or itong mga settings na to. So, ngayon, makita mo, may gold bracelet ako dito. So, makikita nyo, 42 plus, 37 plus, may guide naman dito. So, kung makikita mo, merong plus 30. So, makita mo, ganyan na lumalabas sa kanya. Up to 60 plus, ibig sabihin, ginto yon. Then, meron naman siya pag normal iron, dito naman siya papalo. So, may negative siya. So, negative 30 hanggang plus 10. So, pagka ferrous metal or non-ferrous metal, I mean, yung mga precious metal, dito naman siya sa green, papalo. So, plus 70 hanggang 90 plus siya. So, ganun lang kanyang detection, itong target ID number na mode na to. So, ganun din siya, nasa pinpointer mode din siya. So, ito naman, may mga settings siya. So, yung CB filter, yung CB filter ay kapag mas mataas ang value ng feature na ito, ay mas magiging stable ang device habang naghahanap sa mga lugar na naglalaman ng mga trash metal gaya ng iron or ferrous metal. So, meron naman tayo sunod, yung hot track. So, itong hot tracks na to, so yan naman ay nagbibigay daan sa device na i-filter ang mga maling signal na dulot ng mga nasunog na tiles o yung mga bato na nadadaanan ng detector na walang metal pero nagbibigay ng tunog o signal na or signal sa detector. So meron din tayong sunod yung turbo naman. Yung turbo naman ay maaari mong kontrolin ang lalim ng pagtuklas ng detector. So meron tayong iron registration naman. So syempre ito pinapayagan itong ihiwalay o nagbibigay ito ng mode na ihiwalay yung ferrous metal na hindi gumagawa ng anumang tunog o yung nagpapakita ng numero dito. So di siya magbibigay ng anumang number. So pag ito'y inaangat mo siya, yung kanyang value nitong iron registration. So ngayon naman, itong sensitivity, yung kanyang sensitivity ay dito maayos mo or ma-adjust mo yung sensitivity ng detector. So, threshold naman, ito ay nagbibigay ng daan sa detector na maghanap gamit ng iba't ibang tunog para sa bawat metal na detect nito or nade-detect nito. Then, meron tayong sound.
So yan naman is makontrol mo lang yung kanyang volume or volume ng detector. So sa light, ma-adjust mo yung ilaw ng detector mismo. Gusto mong i-dim or pataasin yung paliwanagin yung kanyang ilaw. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang all metal na mode. So press mo lang itong up at pupunta siya sa kanyang all metal mode. So ngayon, magte-test tayo ng gold. So metallic object, kulay pula ang lumalabas. Ngayon, itong iron. Ganun pa rin. So hindi siya mag-discriminate. All metallic object ang kanyang madedetect. So ito naman yung coin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mode ng gap test or para malaman kung merong hollow space sa ilalim ng lupa or para malaman kung merong tunnel sa ilalim ng lupa. Press nyo lang ang settings. Then, press mo ang start. Punta ka lang sa baba. Andyan ang gap test. Press mo lang ang start at ngayon, nandito ka na sa mode ng gap test. So ngayon, habang nag-i-scan ka or nag-detect ka sa lupa, lalabas dyan na color blue kung merong tunnel or hollow space sa ilalim ng lupa. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang depth calculate or para malaman kung gaano kalalim ang target. So halimbawa, ganito kalaki ang target mo. So halimbawa, ang sukat dyan or ginawa mong detection ay mula dito sa coil na to, papunta dito at tumunog na siya. So sukatin mo from dito at dun naman sa kabila, tumunog siya dito hanggang dito sa part na to. So pag tumunog siya, sukatin mo lang ito at ilalagay mo na siya ngayon dito sa kanyang calculation. So lagay mo, kasi yung square na yon ay around 50 to 55 centimeter. So lagay lang natin 50 for example. So press mo lang ang start. Pag nag-press ka ng start, lalabas na ang kanyang estimated depth, 190 cm. Para sa inyo mga katanungan regarding dito sa Gold Stinger X5 na metal detector, pwede nyo akong kontakin sa aking company number. Available dyan ang WhatsApp, Viber at Botim. So pwede rin tayo mag-video call via Viber and Botim application. At nagde-deliver din kami sa Pilipinas. At sa mga pwedeng or sa mga gustong mag-visit sa company namin, pwede po kayo mag-visit sa aming showroom dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.